Te, bibili ka ng Anna Cay Beauty Blender. Hello everyone and welcome back on my channel. So for today's video, excited na ako. Binyahe ko pa to all the way from Philippines to all covered by Anna Cay. It was sold out for 30 minutes since it's out in Shopee, which I will link here. I was trying to get it by myself actually kasi nga, I want to get my hands on it. I'm looking forward really to try this one. I want to know why it's so hype. Dahil ba sikat siya, kaya lang, kaya siya masyadong matunog these days, or talaga bang maganda. Let's give it a try. So, suspend judgment. Wala akong makeup. Bare ng face ko by Anna Cay. Saka, itong packaging pa lang, makikita mo na wow, sobrang well up talaga. Para siyang makakasabay siya sa mga high-end brand. Kasi, ang approach ni Anna sa packaging pa lang, minimalist. Wala masyadong cheche-breche. Yung ano lang, yung lining niya, tapos yung all covered by Anna Cay. Tapos, rose gold, yung embossed rose gold, yung mga letters niya, tsaka yung lining niya. My deep thought of this. I also bring with me my real technique, technical mga beshie. Ano to? Original din tong real technique na to. Medyo pricey nga lang. Ito siya. Mas magandang i-compare siya dito kay Real Technique. Dito kasi medyo may angle din siya. Pareho silang may angle ng ganyan. Kaya lang, parang kay Real Technique, nakaganito. Parang ganito kung yung sa point niya, yung sa tip niya. Pero kay Anna, nakaslant na ganito. Halos pareho sila. It's just like that. Parang mas malapad yung kay Anna. Tapos yung kay Real Technique, mas slim. So, ganito yung itsura niya. Yan. So, try na natin. Tapos yung pink niya, the classic ones. Yan. Try na natin siya. Okay, dito. Now, the makeup tool you will use shall be the last thing to worry about. I got you all covered. Oh, diba? Ang social ng lola niya, may pa-English pa. Those bleed ka talaga dito pag dinamdam mo to. Tapos, nakabalot siya sa paper na ganito. Yung patawag nila dito, di ba, papel de hapon. Pa dito pa card si Anna. Yung ibang mga card, maliliit lang. Pero ang kagaya nito, meron din parang si Mama Ann, yung brush niya, si Ann Klutz, may pagganito rin, may pagganto siya. Kalagay dito, makeup sponge have always been my favorite beauty weapon. It is an essential to have that immaculate base that everyone is looking for. Naku, bakla, may immaculate pa. Worry not, we got you all covered. With the highest quality sponge, we can provide the air blender sponge. Enjoy and don't forget to tag us on our special and hashtag all. Si pa heart shape Anna Cay. So, ito, may pa gift card si Ate Anna nyo. And then, kung masiswerte kang mapipili, kagaya ko, kung masiswerte kang ano, parang ano yan ni Raffle, sabi nga niya, may makukuha kang pa sticker na ganito kasi limited lang to. So, I'm lucky enough to have this one. Okay, paano ko muna nakuha to? Actually, I was dying to get this by myself. Sinabi ko na, di ba, paulit-ulit tayo. Yung sa una pa lang. Kaya lang, na-sold out na siya. So, what I did was, I messaged her. Alam kong busy siya. Actually, ayoko na nga dapat gawin yun. Kasi parang feeling ko nagmamaka-out. Parang mahala-ala, di ba? Anna, bakit? Wala nun, minessage ko siya na, Anna, I would like to have sana yung sponge mo. Ang sinabi ko pa, pwede ba akong bumili? May natira ka pa ba? Or something, paano ba ako makakabili? Ganyan. Siyempre, kapag alam ko ako, bigyan mo ako. Hindi ko lang kasama sa PR list. Hello! Feeling close, di ba? Sinabi ko lang, meron ka pa ba? Parang gano'n. It took her a few days before she replied to me because I understand that time also her launching of Ava collaboration, Ava.ph, yung Ava clothing line niya, yung collab niya, and then launching pa nito. Tapos ang dami pa niyang ganap sa buhay. Alam kong busy siya, so hindi ko na siya ni-storbo. Then after, nag-hold na rin ako sa oras, so sabi ko sa kanya, sabi niya magkita kami, lalala, but something went wrong. Hindi nagkatugma yung schedule namin. Busy kasi siya. Ako hindi man ako busy. Anytime naman, pwede mong tawagin. Kahit nga madaling araw, puntahan kita eh. Hindi man ako busy. Bakasyon ko yun eh. It's just that she's busy. I understand that. Kasi alam mo naman, vlogger, leveling talaga ni Anna. Doon talaga, besh. And went to their house, which is, ililink ko rin ang vlog sa vlog na ito, kung paano ko nakuha ito at kung paano ang itsura ng bahay niya. Pag-glimpse din mga beshies. Nakita ko yung tatay niya. Yung tatay niya, si, nakakatuwa kasi nag-doorbell ako sa, tapos parang tumingin siya ng pasuspisyo sa amin. Galing siya sa labas, may mga dalang mangga. Sabi niya,
sino kailangan niya? Sabi ko, ay, si Anna po. Tapos hindi na siya nagtanong na alam niya na bagay. Kasi pasok kayo. Tapos pinapasok niya na ako. Pasok namin doon, biglang nagkato yung tatay Anna. May mga mangga ako dito, gusto mo ba? Tapos nagulat ako, inabutan niya ako ng isang mangga, yung apple mango ata yun. Kasi sabi niya, nag-harvest ako dun sa kabila. Eh, nakita ko, puro naman bahay yan, saka nag-harvest yung tatay niya. Pero meron daw siya mga manggahan. Tapos sabi niya, yung apple mango nga. Tapos sabi niya, paborito ni Anna to. Okay po, thank you. Tapos ganyan-ganyan. Tapos busy si Anna, nag-film ata siya nung time yun sa studio niya. I got this, at saka, besh, okay naman talaga ni Anna. Ang laki ng bahay, beshie. Talagang pag doon kami talaga katitira, talagang parang bumukhang yung bahay namin. Nagmumukha talagang, bahay ng aso. Pero ang laki talaga ng bahay ng lola mo. Talagang Tapos kung ano nakikita niyo sa film, malinis talaga, besh. Ang kintab lahat, beshie. Super stay. Maybelline Super Stay in shade 220 ako dito. Sa color pink niya. So, basahin na natin. Ito yung, syempre, hindi pa ito basa. Tapos, ito yung Real Technique na. Binasa ako ito. Tapos, yung Real Technique, di ba, basahin din natin. Naku, kanina lang, late nyo pa. Laki nyo na. Tignan nyo yung Ito, babe, bata pa siya. Hindi pa siya lumalaki. Di ba? Parang 3 times sa laki niya. Ito yung black na hindi ko pa nababasa. Tapos, ito yung mga nabasa ko na. Ay, malambot ba, besh? Mas malambot siya kay Real Technique in fair, ah. So, itignan na natin kung, hindi ko alam kung ano. Bawang lambot, beshie, ah. Hindi na ako nag-primer, wala nang ganun-ganun, besh. Yung mga normal na tao, hindi mo talagang masyado nagpa-primer, diba? Hindi ko naman kasi kailangan na malakas ang aura today, so. Hindi kailangan na malakas ang araw, pero di ba full coverage? Hindi, for the sake of this video lang. Paglabas ko dito sa resort, sa room ko, makikita ko ng mga tao namin dito sa resort, mga colleague ko. Baka magtanong sa narampa kasi ang kapal. Hindi ko sila na-inform na foundation day to day. Charot. Minutes na lang ako. Beshie, 20 minutes na lang. Break time ko lang ginawa to, ah. Kasi parang feeling ko na huli na tayo. Lambot, grabe. Ang lambot talaga nito, promise. Hindi sa pang i-stirrup. Ang lambot talaga siya. Ang saya nito, beshie. Kaya ko mag-ganito kahit na mga 3 hours. Na sobrang lambot niya. So, ayan. Kay Real Technique naman tayo. Tumutulo pa, besho. Kay Real Technique naman tayo. Mas matigas to compare yung kay Anna. I mean, malambot siya. Pero, sa... Pag ikukumpara mo siya kay Anna, mas malambot yung color pink niya compare dito. Pansin ko lang. Na-miss ko na rin gamitin tong natakpan na pala kayo. Na-miss ko na rin gamitin tong Super Stay kasi wala naman akong malakas ang aura lately. So hindi ko siya ginagamit kasi nagka-clog to sa pores pagka vloggy eh. Pag ang gagamitin ko naman, tong color black, pagdating sa aking healer, I'll be using Fit Me in shade 210. Ang liit ng siya. Ano nito? Grabe, parang langgam na lang makakabasa ng ganito, oh. Ang liit. Hey, grabe, besh. Lumaki na rin siya, oh. Ayan, oh. Kanina lang, dito malaki, diba? Hindi na kita nakilala. Laki mo na pala. Charot. Okay, so yan. I-blend na natin yung concealer. Gamitin ko to para naman magamit natin pareho. Para masaya. Alam ko ano rampa ko today. Bakit ako may ganito? Baka pagtawanan ako ng mga katrabaho ko. Lalo na ngayon, ang trabaho sa engineering's office. Bakla. Baka asarin ako mga lalaki doon. Anong meron? Bakit naka-foundation day? Hindi ko sila na-inform foundation day today. Pagtatawanan talaga ako ng mga trabaho ko. Well, anyway, bakit? Hiningi ko ba yung pera pambili sa kanila? Dami ng sinapi. Yan, so, ito. Ang nagiging problema ko dito, pag hindi maayos yung blender ko, kumukurta ang nagki-crease siya dito, meron talagang problema dyan. May problema ako dyan. Sa angled one. Kaya gusto ko rin to. It's because, di ba may paganyan? Ako, ginaganto ko talaga kasi gusto ko maging pantay yung coverage ng foundation ko. Nakakapangit to mga besha. Wait lang. Paunawa sa mga kumakain. Wait lang. Gagawin ko lang to for the sake of this. Ganito ko. Alam niyo yung dito, para ginaganyan ko talaga siya. Make sure wala kang kulangot para hindi sumabi.
Hindi, ginaganto ko siya para ganyan. Para ito, napakaano siya, oh. Perfect siya dito. Saka dito. Para lang yung sa side ng nose nyo, pantay. Walang guhit. Tapos ito, maganda siya sa under eye beshie, oh. Kuhang-kuha. Pak na pak. Palambutan sa dalawa, besh. Mas malambot to si pink. So, kung naghahanap kayo ng malambot na tipong ba-boundary niya sa marshmallow, ito yung girl. Pero mas gusto ko yung pink, for some reason. I'm sorry, pero mas gusto ko yung pink kesa sa black. Angle, hindi na siya bago sa akin. Kasi yung serial technique nga, pa-angle din, eh. Bakit? Bakit pa pinaglalaban ba? Tara. And now, I'm back. So, ayan. Medyo nag-full glam muna ako, or kinumpleto ko muna yung buong makeup look ko. So, sabi ko nga, di ba, wala na akong aura ngayon. Nadidistract ba kayo sa color ng lips ko? Pagpasensyahan niya, ngayon lang to, magenta to. I this to beauty right here. Tingnan nyo, ah, ganito siya makakuha ng product. Etong serial technique, matipid siya makakuha ng ng product. Ito, medyo makain siya sa product, pero hindi naman ganun nakakain, gutom na gutom siya. Hindi naman ganun, very minimal lang. Sobrang sarap gamitin, sobrang lambot, at nakakatuwa na may local brand na tumatapat sa mga real technique, yung real beauty blender talaga. Tapos, sa affordable price, sobrang napaproud lang ako kay Anna, kasi parang, alam mo yun, yung parang social yung leveling niya, parang matahas yung taste. So, ginamit niya dito. From the packaging itself, sobrang makikita mo na, parang high-end pinag-isipan. Talagang, she really put her thought and her expertise and her knowledge when it comes to this beauties right here. So, I'm really, first of all, I like because it's soft. Secondly, hindi nasisira. Meron akong teardrop na ganito. Malambot din to. May siya yung brand niya. It's a Korean brand. I really love this one. Ito, hindi rin to masyado makain sa Prada. Kaya lang, pagdating sa lambutan factor, ito, panalo tong dalawang to. Ito, serial technique, hindi masyado. Pero, ang ayoko lang dito sa kanya, pag ginanyan mo siya, ayun o, nasisira-sira siya. Nagka-crack na siya. Ito, hindi pa sa ngayon so far, kasi bago pa. Yung real technique din, hindi rin siya masyado nagka-crack. Matagal siyang magamit. Kasi, meron ako niyan, matagal talaga siya magamit. Matagal na sa akin. Tapos, ito, matagal din naman magamit. Kaya lang, nagbubutas-butas. Well, anyway, mag-focus tayo dito. I really love that it's soft. I really love that she come up with teardrop, tsaka yung may pa-wedge na ganito. Kasi, iba-ibang tao, iba-ibang preference. So, she come up with this. I'm really, really happy that it's you have an option to get pink or black. So, the people have their choices. Hindi yung isa lang bala na kayo. Suit yourself. I like everything about it. It's locally, and then it's like, yung isang beauty vlogger sa Pilipinas, nag-come up ng ganito, at hindi lang po, nag-iisip siya also ng ibang venture niya, aside from YouTubing, kagaya ni Uncolats, na nag-isip na, okay, mag-merch din ako ng aking mga brushes, yung ganun. Habang nanonood ako, naisip ko, buti, kasi ang YouTube hindi forever. Dapat mag-come up talaga kayo sa mga ganito, talaga kayo sa business, kasi hindi lagi kang sikat. Pwedeng sikat ka ngayon, sikat ka in 2 years, baka in 3 to 4 years, hindi ka na sikat. So, yung parang fallback mo, dapat meron ka na-establish na mga ganito. Credible na sila. So, yung mga tao naniniwala na pag sinabi nito tama. Yung buying power ng mga tao, ng mga viewers, ng mga beauty vlogger, iba rin naman. Na-try ko, nilave na may beauty vlogger yung BB Crayons ng HBC, laging sold out. Yung all day cover foundation na Ever Milena lagi sold out because ni-rave siya ng mga beauty vloggers. So parang sinabi nila, oo, maganda, kaya yung mga tao naniwala, bumili na ito, kinam up ko to, ginamit ko ng idea ko. Yung mga tao talaga bibili kasi alam nila na hindi lang, kasi iba kasi pag yung artista na ganyan, halimbawa yung artista pre-promote yung isang bagay, tapos na ganyan yung artista. Parang kasi ginamit yung mukha niya tsaka yung power niya, pero ang beauty vlogger ang nag-advertise at sinabi niya, eto, ginagamit ko talaga to, ganito yung itsura niya, mas feeling ko ha, these days, mas naniniwala yung tao sa kanila. They really influence people these days. Mga millennials, you know, so bilang manonood, gusto ko rin makita na yung mga vlogger ay nag-iisip din ng mga kemerod na ganito. Wala lang siguro siyang care card, hindi kagaya, tsaka wala siyang mga cheche-boreche. Yung kay Ann Klotz kasi, halimbawa, ito yung ano niya. Meron pa siyang paano dito na ito yung brush, ito yung dito, yung ito yung eye essential niya. May pa ganito pang lola mo, oh.
yung dito yung platform niya, unclutch, parang paklukol yung card effect. Yung kay Anna naman, kasi ang laki. Tapos parang, maybe next time siguro, mas maganda yung inclusion niya sa loob. Eh, parang, yung care card, yung, siguro yung platform niya, nandun na, well, kilala na naman siya. Pero si unclutch na kilala rin, pero yung platform talaga, eh, bonggang-bongga. Yung mga ganun siguro. Tapos, siguro, pwede rin siya mag-come up. Kasi si unclutch, nakabox siya, oh. Nakabak siya na gato. Siguro yung kanya, pwede siyang mag-come up na. Ay, parang pa-mesh na pouch na parang kahit na travel friendly siya, na kahit na ilagay mo siya sa pouch mo, hindi siya madudumihan. Yung parang pasupot na ganito. Tapos, ayoko ng plastic. I don't support plastic. Siguro, kahit yung tela o yung mesh kulambo na maliit na pouch na nakaganon siya, tapos nakasama siya doon, parang kahit i-travel mo siya, tapos madumi siya, or malinis siya, or ilagay mo siya sa, ano mo, sa bag mo pag nagta-travel ka, protected, malinis pa rin siya. So, yun lang siguro. And then, yung care card, sabi niya naman, gagawin niya yun, diba? Kasi may nakita kong review na nagsabi naman na kaka-come up siya ng ganon. So, I think she know better than me, pero ako nagsabi lang ako ng aking aking pananaw dito. Kaya mo siyang itapat sa mga high-end brand. And as me as a buyer, go local talaga. If you can have it locally, then have it. And then, let's support this one, and sana sumunod pa yung ibang mga beauty vlogger na mag-come up ng kanilang mga businesses or venture and establish themselves. And then, hindi lang tayo or sila nakitayo, diba? Forever sa YouTube. So, yun lang. Thank you very much for watching, you guys, and hope you enjoyed this video. If you do, please do give me a thumbs up, and would you mind sharing this with your friends and family, especially those makeup enthusiasts. I hope to see you again on my next one. Bye. So, ito na ang bahay ni Anna. Ang hirap i-waze, ha? Yan. Oops. Ito na yung bahay ni Anna. Waiting for Anna. Ito siya po yung tumawag. Ito po yung minapabili niya. Okay, thank you po. Let's go, Elijah. Thank you. Wag na. Doon na lang sa sasakyan. Thank you, ate. Dito tayo. Oops. Kagagaling ko lang kay Anna. Hindi ko siya nakita kasi busy daw siya doon. May finifilm siya. But then, binigay sa akin to ni ate. Yung iniwanan niya. So, nagko-communicate naman kami sa cellphone. So, yung loob nito, hindi ko pa rin nakikita. Eto, all covered by Anna Cay. Nakabalot pa siya dito. And then, sobrang bait ng tatay niya. Binigyan kami ng mango kasi nag-harvest daw siya dun. So, hindi ko alam kung saan siya nag-harvest, pero inabot sa amin to. Star apple. Pero mango siya. Ang bait ng tatay niya. Very accommodating.